Ang mga NBA players ay masasabing naniniwala din sa mga ritual or pamahiin. Yung iba pa nga sa kanila ay medyo hindi ka panipaniwala. Pero minsan ay may isip na lang ng mga fans na may ginagamit silang agimat or pangpaswerte. Kaya ang mga players na to ay sobrang galing or successful. Kaya para sa episode na to ay hindi ko napapahabain yung intro para hindi sayang sa data. Ito yung ilang mga NBA players na may kakaibang ritual at pamahiin sa game. Unahin natin yung tinuturong dahilan kung bakit nawala ang short short sa NBA. Alam nyo naman ito yung maikling short talaga na ginagamit noong 50s, 60s, 70s at 80s. Noong naglalaro kasi si Michael Jordan ay may sinasabing pamahiin ito. Yung shorts na ginamit niya noong naglalaro pa siya para sa National Championship noong 1982 ay swerte para sa kanya. Kaya ang ginagawa ni MJ, yung practice shorts niya na sinuot niya sa North Carolina ay ginagamit niya kada game. At para maitago ito ay gumagamit siya na mas mahabang basketball short. Kahit yung mga ka-teammate ni MJ ay binabanggit lagi na laging suot niya yung practice shorts niya every game. Kahit ang greatest player sa NBA ay may tinatawag din na pampaswerte. Ang ka-teammate naman ni Michael Jordan dati na si Stacey King ay may ginagawang ritual na parang bromance. Habang nasa college pa kasi siya ay fan talaga siya ni Michael Jordan. Noon ay may poster siya ni MJ na kada game ay hahawakan niya ito ng isang beses bago maglaro. Ito ay sa paniniwala na mabibigyan siya ng kakaibang ability katulad ni Michael Jordan. Ngayon nung madrop siya sa Bulls ay hindi niya dinala ang poster na yon at ang ginawa niya ay mismong si Michael Jordan ang hinimas niya para mabigyan ng good luck. Nung unang gawin ito ni Stacey King ay parang nagalit nung si Michael Jordan dahil medyo weird yung ginagawa niya. Kaya natigil ang ritual na yon ni Stacey. Ang isa na siguro sa masarap makuha ay yung free. Pero hindi lahat ng free ay madali, lalo na yung free throw. Marami mga players sa NBA ang may mababang percentage dito. Tulad ni Andre Roberson, Shaquille O'Neal at marami pang iba. Kaya minsan ay meron sila mga ritual na ginagawa. Ang mga players nga tulad ni Steve Nash na bago tumira ng free throw ay parang hinahanda niya yung kamay niya or parang tumitira siya na walang bola. Ang may pinakakaibang ritual dito ay si Jeff Hornacek na pag nasa free throw line na siya ay hihimasin niya ang kanyang kanang mukha ng tatlong beses. Wala namang nagtanong kung bakit niya ginagawa ito dahil sa mataas naman talaga ang percentage niya sa free throw line. Ang isa pang may ginagawang ganitong ritual ay si Carmelo. Kung mapapansin nyo yung mga video niya dati ay parang may binubulong itong si Carmelo bago tumira ng free throw na parang secret word. Kaya hinanap ko ang information tungkol dito kung ano nga ba ang sinasabi ni Carmelo bago tumira ng free throw. Meron kasing maikling kwento tungkol dito. Dati kasi, nung unang mga taon ni Carmelo sa Utah Jazz ay meron siyang kaibigan na psychologist. Nalaman ni Carmelo na kung meron siyang isang trigger word o salitang laging babanggitin ay matutulungan siyang kumalma. At ang salitang sinasabi ni Carmelo tuwing titira siya ng free throw ay "This is for K and the baby." Yun lang yung maikling kwento tungkol dito. Ito namang susunod ang isa sa mga ritual na binagbawal ng mga teams sa isang player. Kahit yung isang fast food chain ay pinagbawal ang bagay na to. Si Caron Butler kasi nung naglalaro pa sa high school ay may ginagawa siyang kakaiba. Yung 2 litro ng Mountain Dew ay iinumin niya yung kalahati bago magsimula ang game. Tapos habang nasa halftime ay iinumin naman niya yung natitira. Nang maglaro na siya para sa Wizards ay pinagbawal ito ng medical team dahil nakakaapekto ito sa kanyang performance. Ang pumalit doon sa pag-inom niya ng Mountain Dew ay ang pagnguya naman ng straw. Hindi naman niya kinakain yung straw, kinakagat lang niya. Nasa 12 yun kada game. Kinukuha niya ito sa mga fast food gaya ng McDonald's at Burger King's dahil sa maganda ang straw na to at tama lang sa ngipin niya. Yung Wendy's ay pinagbawalan siyang kumuha ng straw dahil sa habit na yun ni Caron Butler. So hindi ko nasama dito si Jollibee kasi daw si Caron Butler ay hindi naniniwala sa forever. Ang ginagawa pa nga ni Butler ay hahatiin niya ang isang straw tapos kakagatin niya ito habang nasa bench siya. Hindi nagtagal at pinatigil din to ng mga teams kung saan siya naglaro. Ayon kasi kay Butler ay nare-relax siya kapag ginagawa niya ang ritual na yon bago sumabak sa game at habang nag-iintay sa bench. Ito namang susunod ay kakaiba din talaga. Bukod sa nagpatato siya bago manalo ng championship, si Jason Terry ay may kakaibang ritual na ginagawa na kayo na lang yung humusga. Kada gabi, bago yung game nila,
ang gagawin ni Jason Terry ay matutulog na suot niya ang basketball short ng isa sa mga players na makakalaban nilang team. Hindi ito yung nabibili sa mga NBA store, kundi mismong short ng player. Dahil merong mga connection ito si Jason Terry para makuha pansamantala ang mga short na yon. Kung napanood nyo yung episode ko tungkol sa mga jersey, kung nagpapalit ba sila kada game, ay ito ang naging paraan ni Jason Terry. Kinakausap ni Jason Terry ang mga equipment manager para mahiram saglit yung mga short ng player na makakalaban nilang team, bago niya ito isole. Walang malinaw na dahilan kung bakit nga ba ito ginagawa ni Jason Terry. Si LeBron naman ay nakilala natin sa kanyang trademark na chalk toss bago magsimula yung game, na bihira na ata makita ngayon, na tinigil na ata niya yun noong mga 2014. Pero may isa pa siyang ritual na ginagawa na bihira makita sa TV at kalimitan nangyayari ito sa dugout. Sa 11 ka-teammate ni LeBron na maglalaro ay meron siyang ginagawang handshake. Ibang player, ibang handshake ang ginagawa ni LeBron. Sinasabi pa nga na ito ang secret handshake ni LeBron dahil magkakaiba ang ginagawa niya sa kada player. At may special na paraan ang handshake na yon kung gaano kalapit ang player na yon sa kanya. Ito, medyo habaan ko lang ang party na to, kasi mga players to ng Boston. Magmula kasi na sumali si Kevin Garnett sa Celtics ay may ritual sila sa kanilang pre-game meal. Ito ang peanut butter at jelly na unang ginawa ni Kevin Garnett, na sumunod naman yung iba niyang mga ka-teammate. Ito yung tinatawag nilang Meal of Champion. Si Ray Allen naman ay may kakaibang routine na ginagawa araw-araw nung naglalaro pa siya. Mula 11:30 ng umaga hanggang 1 p.m. ay natutulog siya. Tapos sa 2:30 ng hapon ay kakain siya ng kanin at manok. Sa 3:30 ay pupunta naman siya sa basketball court para mag-practice. Pero bago yun ay aahitin niya muna ang kanyang ulo kung napansin niya na may tumutubo ng buhok. Kung sa NBA ay merong maduming maglaro na player, meron din namang malinis. As in literal na malinis na player. Isa dito ay si Rajon Rondo. Ayon sa kwento ay naliligo si Rondo ng 5 beses sa mismong araw ng game. Ang una dyan, sa 45 minutes bago magsimula ang game, ay maliligo na itong si Rondo. Sabi kasi niya ay nakakatulong ang tubig para ma-relax ang kanyang isip bago maglaro. Tapos meron siyang 5 bote ng tubig na nakalagay sa bench nila. Minsan may kwento pa nga, nung pangit ang game ni Rondo sa first half ay naligo ito para ma-relax. Dahil sa ritual na yon ni Rondo ay masasabi nakakapag-isip siya ng magagandang play para sa game. Ganito din ang ginagawa ni Rip Hamilton na naliligo siya bago pumunta sa basketball court. At minsan kapag pinapawisan siya ay naliligo siya ulit para ma-relax ang kanyang katawan. Nakakatulong kasi ito para makapag-isip siya na maayos sa game, katulad nitong si Rondo. Napag-usapan din natin yung malinis na player, ay isama natin yung pinakamaruming player sa NBA. As in literal, ang 2-time NBA champion na si Adam Morrison. College pa lang kasi ay notorious na itong si Adam Morrison sa kanyang hygiene. Nagtatabako, tapos muntikang pantamaan ng diabetes. Noong naglalaro siya para sa Bobcats, ay hindi natiis ng kanyang mga ka-teammate, lalo na itong si Gerald Wallace, dahil si Morrison ay hindi naliligo. Wala namang sinabing dahilan itong si Morrison kung bakit nga ba siya hindi naliligo, o sa malamang ay isa din itong ritual. Pero hindi nga nakatiis itong si Gerald Wallace, kaya ang ginawa niya ay pwersahan niyang pinaliguan itong si Adam Morrison. Si Shaquille O'Neal naman ay mayroon ding kakaibang ginagawang ritual. Una sa kanyang free throw, na isa talaga nagpahirap kay O'Neal nung naglalaro pa siya sa NBA. Meron siyang paniniwala na kapag tumira siya ng free throw at sumablay ito, ay dapat hindi niya na ulitin ang paraan ng pagtira niya or yung shooting form. Kasama din dito yung iniiba niya ang posisyon ng kanyang mga paa kapag may sumablay siyang tira. Bago naman mag-umpisa ang game, ay ngumunguya siya ng 4 na bubble gum. Parehong dahilan din ng ibang mga players, para ma-relax siya lalo na kung playoffs na dikdikan yung laban. Kasama din dito ay nagsusuot siya ng 2 pares ng medyas sa kada game. Walang maliwanag na sinabi tungkol dito, pero baka dahil sa laki ng paa niya. Ito yung last na ginagawa ni O'Neal. Sa tuwing may laro siya, kung saan kalye dumaan ang kanyang sasakyan, papunta sa arena ay lagi silang doon dadaan kahit traffic. Hindi niya iniiba yung direksyon. So yan mga pre ang kakaibang mga paniniwala at ritual ng mga NBA players. Uy mga pre, andyan pa pala kayo. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na to at dalaw ka rin sa Facebook page ko para ma-shoutoutin kita katulad nila.